that water, ranging from about 2 feet to as high as 5 feet in some barangays. Even the town hall is now flooded, but the services and transactions are still ongoing. We were able to talk with Mayor Orencio Gabriel, and according to him, about 60,000 residents were affected by the floods. As of this hour, 15 families have been evacuated due to still rising flood waters in his town. Mayor Gabriel also says there were 3 dikes that were destroyed at the height of Typhoon Henner over the weekend that caused river water to quickly flow into the residential areas. The amount of rainfall of Henner as well as the high tide also caused the overflowing of the Obando River. Right now, it is raining heavily here in Obando, but residents are still staying in their houses. Almost all of the residents that we were able to talk to this morning says that they have gotten used to this kind of situation since flood waters hardly recede in months after every typhoon. The only difference, they say, is the depth of the flood waters, but the water itself remains intact. For some people who are planning to go here in Obando, Bulacan, all roads within the town are impossible to light vehicles. The only safe place for now to park is in Barangay Parencillo in Valenzuela. From there, you have to walk in the floods, take the pedicab or a non-motorized bangka to get to your desired destination. And let's get an update on the situation in Obando, Bulacan. We now have on the line Mayor Orencio Gabriel. Magandang hapon po, Mayor Gabriel. Magandang hapon po naman. Kamusta naman po ang panahon dyan? Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-ulan? Sa ngayon ay wala ng ulan at ang natira sa amin ay ang tubig. Dahil bahang-baha ang buong Obando. Dahil sa high tide at saka malakas na ulan mula kagabi at saka hanging habagat. At gaano kataas po yung mga tubig dyan? Ang pinakamataas sa amin ay sa Barangay Tawiran hanggang lagpas sa almost hanggang dibdib po. Ay, ang taas. At ang susunod ay Barangay Hulo ay lagpas Bayuhang. At meron pong hanggang Hita. Depende po sa sitwasyon ng bawat barangay dito. Eh, yung mga kababayan natin, kamusta naman? Nandun pa rin ho ba sila sa mga kabahayan nila or inilikas po ba sila sa mga evacuation center? Kagabi ay may nilikas kami niya 5 pamilya sa bayan, sa Barangay Pag-asa. At mga bandang 6 ng umaga ay mayroong 12 pamilya na nilikas dito sa Barangay San Pascual. At ngayon ay may total ng almost 50 sa San Pascual na nilikas at ang sa Pag-asa ay pinauwi na dahil pwede na silang pumunta sa kanilang mga bahay. Ano po ba yung kumbaga hangad ng local government ngayon? Gusto ba natin silang umalis sa mga bahay nila or gusto natin sila sa evacuation center? Ay, hindi naman sila umaalis at kami ay nagmamasid sa lahat ng mga barangay. Pero ayaw naman umalis sa mga bahay nila at nakakatulog pa naman sila roon. At yun lamang gustong umalis na natatakot at hindi napakababa ng bahay. Yun lamang ang aming inililigas. At kumusta naman ho yung serbisyo ng kuryente dyan sa inyo? May kuryente po ba? Doon po sa bayan, sa Barangay Pag-asa, Katangalan at Pangulo ay may kuryente. Pero sa barangay, sa 8 barangay po ay walang kuryente hanggang ngayon. Oho. At impossible ho daw yung mga kalsada dyan sa lugar? Hindi maraanan? Possible naman po dahil gumagamit po ang iba ng yung pedicab, yun ang sinasakyan. At medyo may kanghalan nga lang po ang singil ng mga nagpe-pedicab. Bumababa na po ba yung tubig ngayon sa observation ngayon po ninyo? Ngayon po ay bumababa na. Oho. At sa tansya po... Bumababa na kasi pababa na ang tide. I see. At kung magpapatuloy na walang pag-ulan, sa experience niyo po, ilang araw ho kaya bago mawala ang tubig? Ay, matatagalan po ito dahil kasi ngayon po ang pisa ng high tide, ngayon po ay 4-3 at bukas ay 4-6 hanggang the whole week is a line of 4. At mataas po yan. Huwag po sanang sabayan ng ulan at ng hanging habagat sa... nang sa gayon matuyo ang aming mga daan. Paano ho ito? Sabi isa daw sa mga rason kaya binaha kayo ay dahil sa mga dike na nasira. Totoo po ba ito? Opo. Opo. Yung mga dike po nasira po ng Bagyong Pedring ay 7.5 kilometers po ang nawas out na dike namin na
sumasangga sa tubig ng Manila Bay. I see. At paano po ito? Ginagawa na po ba ito o hindi pa rin sa ngayon? Nilagyan po namin ng pansamantalang lunas. Iyan po ay di kinayari sa Putik lamang. Putik, Kawayan at Lambat. Pero hindi po tumatagal ang mga yan. Pero natulungan po tayo ng ating presidente at na nag-release po ng 49 million para umpisa ng dike ng tabi ng barangay. I see. Yun po ang kailangan dito, dike sa tabi ng barangay, pero yun po ay kailangan konkreto. Oho, oho. At yung siguro ito ho, kunin na rin po natin ng pagkakataon, Mayor, para manawagan na, no? Sigurado maraming tulong ho ang kakailanganin ng mga kababayan natin dyan. Marami ho nakikinig sa inyo. Go ahead. Opo, ang unang-unang pong aming hinihiling ay talagang maipag-ibayo ng DPWH at sana yung umpisahan na ang aming concrete dike na ang pondo ay nanggaling sa ating mahal na presidente. At sana yung ibang ahensya ng gobyernong matataas at bigyan din kami ng tulong na matapos ang karagdagan ng diking gagawin ng DPWH. At yan lamang po ang paraan para mawala ang aming mga baha. Uh-huh. Taon-taon po ay talagang binabaha kami. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Orencio Gabriel ng Ubando, Bulacan. Ingat po kayo. Salamat din po. Floods also hit four towns.